Isa na namang drawing exercises ang i-discuss natin dito sa AutoCAD mga boss, no? Etong nakikita nating hook na ito, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Umpisahan natin mga boss, no, dito sa may bandang taas na portion. So dito sa nakikita nating ito, merong 16mm, tapos sa ito meron siyang offset distance na 2mm, no? Ngayon naka 45 degrees siya. So itong portion muna na ito ang gagawin natin. So magdo-draw tayo ng line dito. Ang sukat niya is 16mm, no? Ayan. Tapos mag-o-offset tayo ng 2mm. So offset 2mm. Ayan, no? Tapos ang gagawin natin, gagawa tayo ng line dito na 45 degrees, no? Naka 45 degrees siya. Ang gawin na lang natin yung construction line, no? XL, na-discuss naman natin yan. Ang angle niya, ilagay natin sa angle na option, 45 degrees. So, ganyanin na lang natin para mabilis. Ayan, no? So, tapos i-trim natin. Putulin ito, ito, tsaka yun, no? Tapos, i-mirror na lang natin ito. Sa may bandang gitna, ayan. Saka natin i-trim na lang ito. Ayan. So, pagkatapos nun, ito namang portion na ito, no? So, 15mm naman siya. Maglaline tayo. 15. So, 15 din sa kabila. Susundan lang natin yon, no? Ayan. Pagkatapos dito, meron siyang ito, no? Meron siyang offset distance na 4mm, no? So, ito naman, ang lapad niya is 24mm naman, no? So, lumalabas siya na diameter kasi mukhang sing-sing ito, no? So, 4mm by 24mm. So, rectangle lang yan. Gagawin natin dito. Rectangle lang yan. Dimension, 24 by 4, no? Ayan. So, ang gagawin natin, imumove natin ito. Hawakan natin sa gitna, papuntang gitna nito, no? Ayan. Ngayon, gagawa tayo ng circle dito sa kabilaan. Ang gagawin natin, circle. Merong circle dito na option is tangent, tangent, tangent. Ito yung gagamitin natin, no? So, circle, tangent siya rito, tangent siya rito, tangent siya rin, no? Ayan. So, ayan yung circle na tatlong tangent, no? Ikiklik lang yung tatlong side. So, ngayon ang gagawin natin, para magawa naman yung ano, linisin natin, no? Trim. O, trim na lang natin ito. Tapos, linisin natin ito. Iti-trim natin. Pati yung kabila, no? Okay, so, yung taas na portion, nagawa na, no? Ayan yung hook natin. So, yung bandang taas, nagawa na. So, umpisahan natin gawin naman ngayon itong nasa babang portion na ito, no? Ang gagawin natin, unahin natin itong nasa loob na ito. Kung titingnan natin, meron siyang 4mm, no, dito. Tapos, ang radius niya yon 4 siya, no? So, ang gagawin natin, maglaline tayo rito. Sundan natin yung sukat. 4mm. Ayon. Tapos, meron siyang radius na circle na radius niya is 4mm, no? So, 4. Ayan. So, ngayon ang gagawin natin para magawa naman ito, kailangan maggawin natin ito, no? Yung nasa center na ito. So, gagawa tayo ng center line, no? Importante itong center line. Tapos, ngayon, i-match properties natin, no? Ito. Yan, para maging center line siya. Ngayon, yung isa naman, yung horizontal, ang distance niya magmula sa line na ito hanggang dito is 36mm, no? So, ang gagawin natin, pwede tayong mag-draw ng line magmula rito, no? Dito sa ilalim na ito, sundan natin yan. Tapos, i-move na lang natin, no? Base point tayo rito. Lagyan natin ang distance na 36mm. Ayan, no? So, ngayon ang gagawin natin, i-stretch na lang natin ito, pahabain natin.
Pagkatapos sa IMAX properties ko na lang, no, para hindi nakakalito, no. Ayun, na-discuss naman natin yung mga 'yan, no, nung mga previous video. Ngayon na ang susunod na gagawin natin, i-move ko muna ito, no, para hindi nakakalito, i-level ko lang. Ang susunod na gagawin natin ay itong circle na nasa gitna, no. Ang radius niya ay 15, no. So circle, click, ang radius is 15. Ayan, no. Ngayon para magawa naman ito, kailangan natin ng circle na tangent-tangent radius, no. So circle, tapos merong option dito na tangent-tangent radius, no. Click lang natin ito. Tangent siya rito. Tapos tangent naman siya rito. Then ang radius niya is 22. Enter. Ayan, no. Ito yung circle na tangent-tangent radius. So ang gagawin natin, o ititrim na natin ito, no, para hindi sagabal, no. Trim natin ito. Ito yung mga hindi natin kailangan, ito. Hindi natin kailangan ito. Ito, o hindi na rin natin kailangan ito. So ito yung arc noon at saka ito. So ang radius nito is 22 mm, no. So ang susunod na gagawin natin, ito naman, no. Yung circle na ito. So kung titingnan natin, nakapa-arc siya, ang distance niya from center magmula rito hanggang doon is 10 mm, no. So ibig sabihin, yung offset natin ito ng 10, no. Ayun, no. So tapos magmula naman dito hanggang dito, nakikita naman natin 32. Offset distance is 32 magmula rito hanggang doon. So ibig sabihin, ito yung center ng circle na yan na ang radius ay 3, no. Circle, ito, tapos radius ay 3. Ayun. So ibig sabihin, para magawa na ngayon ito, kailangan na naman natin ng circle na tangent-tangent radius, no. Circle, tapos click yung tangent-tangent radius, tangent siya rito, tapos tangent siya ngayon dito, no. Ang radius naman niya ito, yung 38 na ito, no. Ayun. So, once na nagawa 'yon, ang gagawin natin, ititrim na natin ito, no. So, trim ito para hindi sagabal, no. Ayun. Ngayon para magawa naman ito, itong arc na ito, no. So, kailangan nating gumawa ng circle dito na ang radius niya ay 35 mm, no. So, pero mayroon siyang offset dito na 5 mm. So, ibig sabihin, magmula rito hanggang doon, offset tayo ng 5 mm, no? Ayan. So, circle, ang radius is 35, no? Click lang ito. Ang radius ay 35. Ayan na yan, no? So, ngayon, once na nagawa na ito, itong radius na ito, so, pwede na natin gawin yung banda rito, no? So, ang gagawin pumunta natin pala, i-trim muna natin ito dahil hindi natin kailangan. Tapos ito, hindi na rin natin kailangan, no? Ito na ang kailangan natin gawin, no? Itong portion na ito. So, circle tayo ngayon dito. Tapos gagamitin natin yung tangent-tangent radius, no? Circle, ito na naman. Tapos ito yon, tangent-tangent radius. Tangent siya rito. Tapos tangent naman siya rito, no? Ayan. Tapos ang radius niya ito, 20 mm, no? 20, then enter. Ayon. So ang gagawin natin, trimming na lang tayo ngayon, no? Trim natin ito. Trim natin ito. 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 So hindi natin kailangan yan. Trim na natin ito. Ayan yung mga basura na ito. Kailangan nating alisin yan, no? Ayan. So, natapos na yung portion na ito, no? So, ngayon, ang gagawin natin, merong arc na naman gagawin tayo rito. Ang sukat niya ay, radius niya is 30 mm. So, pero mag-offset muna tayo dito ng another 5 mm, no? So, offset 5 mm dito. Ayan, no?
So, ito yung magiging sentro ng radius na 30 mm. No? Circle. Tapos, dito tayo. 30. Enter. Ayun yan. No? So, ibig sabihin, ititrim na natin ito. Ayan. No? Pagkatapos, ang gagawin natin, gagawa tayo ng line dito. Merong 4 mm dito sa kabila. No? 4. Ayun. Yun ang gagamitin natin para gumawa tayo ng circle na tangent-tangent radius na naman. No? Ito, ang radius niya is 7 mm. No? So, circle. Tapos, tangent-tangent radius. Tapos, ito yung tangent. Tangent siya rito. Ang radius is, ito, no? 7 mm. Ayun, no? So, ngayon, pwede na nating erase ito. Total, guide lang naman yan. Tapos, ang gagawin natin, trim na, no? So, iti-trim natin ito. Trim natin ito. Hindi natin kailangan yan. Actually, pati nga ito, no? Trim na natin. Pati ito, i-trim na natin yan, no? Ayun. Kitang-kita na, no? Ayan. I-stretch ko lang ito. Para hindi sa gabal, no? So, ayan yung hook natin. Ito, kailangan pa nating i-trim ito. Ayun, no? So, para malagyan ng dimension yan, mga boss, no? Na-discuss ko naman yung dimensioning. Ang gagawin natin, i-click lang itong mga dimension dito, no? Halimbawa, itong radius. Ito, radius nito is 7, no? Ayan, no? Tapos, ito naman, radius is 30. Na-discuss ko naman yan nung mga previous video. 35 ito. Ito naman, 15, no? O, dimensioning na lang yan. Ito naman, tumatama naman yung mga radius natin, mga boss. 38 ito. Ito, radius 20. I-review nyo yung paglagay natin ng dimension. Ito, radius 3. Ayan, no? Tapos, ito, radius 22. Ayan, no? Tapos, ganun lang mga boss, no? Ito naman mga ito, dimension. Ano lang naman ito, linear, no? So, na-discuss naman natin yung mga dimensioning. I-review lang natin yung dimensioning natin, no? So, kahit na hindi ko nalagyan lahat ito, kayo na ang maglagay, i-practice nyo, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.